Hello, Boy Boy! Ito na nga, kami po ngayon ay walang ganap. So for today's video, puro kainan lang at daldal si titay. Sabi ng kapatid ko po, ang mami ni Boy Boy, mag-picnic na lang daw po kami sa backyard nila. So magdadala po kami ni, ang share po namin ng asawa ko ay pusit at isaw na pang ihaw, tsaka ito pong dessert. Tapos yung kumukulong baboy kanina. Yan po ang ulam namin ngayon tanghali kasi mamaya ang hapon pa po yung picnic namin nila Boy Boy. Yan pong hinahalo-halo ko dyan. Yan po yung dessert. Mango gelatin po yan. Ready na po yan. I-mix lang. Tutunawin lang po yung mixture. Tapos papalamigin. Pag naset na, ikakat ko po into cubes. Tapos lalagyan ko ng gatas, all-purpose cream, tsaka condense. Tapos may buko gelatin din po ako. Ready mix din yun. Tutunawin lang din yung mixture but for with boiling water lang po. Tapos it kasi po itong mango gelatin, may milk po yan. Ganun din po palalamigin. Isiset ko po tapos i-cut ko rin po into cubes. Tapos magluluto din po ako ng sagu. Ihalo ko rin po doon sa dessert. Yan na nga po yung isaw na pang ihaw. Mamaya itutuhog ko po yan. Mag small apartment tour din po tayo. Wow! At saka story time. Hindi ko po alam bakit gusto ko mag small apartment tour. Ay, hindi pa naman ako nakapaglinis. So, yan po yung kitchen, no? Tapos yan po kinukuha kong nakasabit. Yan po yung pandesal na almusal namin kanina. Tapos ito pong nakikita niyong table. Everything table na po yan. Dining, kainan, dyan na rin yung laptop ko. At ito naman po yung living room. Makikita nyo, walang gamit. Ito pong kamang nakikita nyo para po yan kay Boy Boy kapag nandito po siya. Kasi mas gusto niyang humilata kaysa umupo. Yan naman po yung maliit naming washing machine. Tapos yung pintuan po na yan, yan po yung storage room na hindi ko na ipapakita kasi tambakan lang po ng mga cartoon. At saka yung mga bote na kukuwain namin yung deposit pag pagmarami na po. Ito po yung main door ng apartment unit namin pag pumasok po kayo sa main door ng apartment building. Kaya po pala kami may maliit na washing machine, yung portable na yun, kasi ayoko pong maglaba dun sa second floor. Tapos po yung labahan na yun para po sa lahat ng nangungupahan dito. May card lang silang binigay sa amin para makagamit kami. Tapos credit card yung pambayad. Tapos yung basura pong nakita nyo kanina, itatapon din po namin yan doon sa likuran ng building. May malaki pong bin para rin po sa lahat yun ng nangungupahan dito. May blue bin din po para doon sa mga recyclable. Pero yung mga walang deposit, katulad nga po ng mga karton or bote na walang deposito. Ayan po, nakita niyo po yung sweater ng asawa ko na hindi niya alam paano i-hanger. Pero dahil hindi niya ako nanay, hindi ako magkagalit. Baka itapon ko na lang po yan one day. Ito nga po yung washroom namin. So nung bagong dating kami dito, madumi po talaga yan. Talagang kinuskus ko na yan ng maigi. Kung mukha pa rin madungis, malinis na yan. Kasi luma na po itong building na to. Pagpasensya nyo na. Ayan, tinabi ko yung basahan. Panlinis ko yan sa lababo. Iba rin yung basahan kung panlinis ng bowl. Yan naman pong comforter na yan. Lagi pong ginagalaw ni Boy Boy. Kaya hindi ko na po tinutupi. No? I chose my battle. I think... he won that battle. So, sa kanya na yan. Kung gusto niyang guluhin, guluhin. So, yeah, isabit muna natin ng maayos. Ayan, di ba? Ang ayos na. Yung sapatos, magulo po talaga. Baka one day sipagin ako, maayos ko din yan. Pero ngayon, hayaan ko lang muna ng ganyan kagulo. So, ngayon, tingnan naman natin yung sliding door. Kasi nasa ground floor kami, halos ka-level namin yung kalsada sa labas. So, pwede rin kaming lumabas dyan. Basta may iwan lang sa aming mag-asawa. So, yung pintuan na yan, yan yung bedroom.
So, natutulog yung asawa ko. So, wag na natin siyang istorbohin. Yan, patayin ko na yung ilaw. So, yung blinding falls na kita nyo, sliding door yan, pwede kaming lumabas dyan. Basta may maiiwang isa sa amin para ilock. Pero kung sabay kaming lalabas, dun kami sa main door dadaan. Napaka-convenient po talaga na dito po kami sa ground floor. Kasi hindi ko na po kailangan umakyat ng hagdan. Lalo na nung lumipat kami dito, ay may injury po ako sa tuhod. Ayan po, nagpakabit din po ako ng ring video. Yan nga po yung i-story time natin ngayon. So, ang ring video, sensor video siya. Pag may tao siyang na sensor, magsisend siya ng notification sa phone namin. Tapos, pwede rin akong mag-live view. Pero, unnecessary naman po yun. Kasi, ang mahalaga lang sa akin is yung kung sino yung dumadaan sa harapan ng unit. Kasi, yun nga pa yung story time ko. Bakit nga ba importante sa akin yun. Ngayon taon lang din po talaga kami nakalipat dito, March. So, winter pa po yun, malamig pa. Talagang makapal pa ang snow. Buti na lang talaga na sa ground level, kundi ang hirap maglipat. Tapos may injury pa po yung kanang tuhod ko. So, yun na nga po. Nakalipat na kami, naayos na po namin lahat. Nakapakabit na po kami ng internet, ng kuryente. At libre po pala ang tubig dito at saka yung heating. So, ang bayaran po namin sa unit na to, one bedroom, is 795 Canadian dollars. Tapos nagdeposito po kami ng $500. Ito na nga po ang ating story time tungkol po dun sa kung bakit ako nagpakabit ng ring video. So, nabili ko po yan sa Amazon, 5 installments, so pasok siya sa budget ko. Tapos bumili na rin po ako ng app para masisave niya yung video. $50 po per year, so hindi na po masama. Tapos magsisend pa po siya ng notification kapag na-sensor nga po niya na may taong dumaan. So mga 2 nights pa lang po kami dito, meron na po akong naririnig na nagbabang ng wall at binabato yung glass na sliding door. So may mga gabi na mag-isa lang po ako dahil yung asawa ko nga po pumapasok. So natatakot po ako. Sumilip po ako minsan isang beses kasi sa sobrang kaba ko nga po, nakita ko na hindi po pala yung unit namin ang kinakatok nila tsaka yung binabato nila, yung po pala yung nasa taas na unit. Iniisip ko po noon, bakit nila iniistorbo yung nasa taas na unit? Ang iniisip ko, baka kasi kala nila wala pa po nakatira dito kasi nga bakante nga po to noon. Pero hindi po pala yun ang reason. So, yung one time, nandito nga po yung asawa ko, one night, nagising kami pareho dahil po may tao sa labas na nagbabang ng wall, ng babato, at parang nagsasalita nga po. Sa sobrang inis ng asawa ko, hinawi niya yung kurtina, tapos binuksan niya yung bintana kahit winter, pero may nakaharang pa pong screen yun. Tapos sinigawan niya yung tao na, anong kailangan mo? Tapos sumagot yung babae po, hindi kayo yung kinakatok ko, yun yung sinasabi niya, yung nasa taas daw pong unit. Sabi ng asawa ko, tawagan mo para malaman nilang kailangan kanilang pagbuksan. Tapos sabi ng babae, wala raw siyang phone, tapos nakiusap siya kung pwedeng buksan namin yung unang pinto para magamit niya yung intercom ng marinig nila na kailangan niyang pumasok. Pero sabi namin, hindi pa pwede. So, sinarado ng asawa ko yung pinto, sinarado niya yung bintana. Tapos, yun nga, nais na niya yung kurtina. Tapos, sinabi ko sa asawa ko na yung babae na yun ay homeless. Pero kasi asawa ko, hindi niya malaman kung sino yung homeless at hindi, lalo na pag winter kasi nakabalot niya ng winter gear. Sabi ko sa kanya, homeless yun. Kasi nakita ko may malaki siyang bag na dala. Natakot po ako kasi may isang beses po or 2 beses akong lumabas ng unit namin palabas po doon sa main door ng building na may nakatambay pong 2 tao sa ilalim ng hagdan. So, syempre, alam ko na hindi po sila nakatira dito. Mga homeless po sila. Pero hindi ko po alam paano sila nakapasok.
Doon ko po na realize na nasa taas na unit namin ang nagpapapasok. So, natakot ako kasi hindi naman natin sila kilala, stranger sila. So, madali lang sirain yung pintuan namin dito. So, kung gusto talaga nilang pasukin ako, nakawan, saktan, madali lang sa kanila. So, dahil alam ko na ngayon na sila ang nagpapapasok, gusto kong maglagay ng ring video doon para makikita ko yung mga pumapasok, para kung kahit na anong mangyari sa akin, alam na asawa ko kung sino ang mga suspect, diba? Sabi din po talaga ako sa manager ng building. Sabi niya, matagal na nga daw po nila gusto paalisin yun. So, tama yung hinala ko. Sila nga ang nagpapapasok dun sa mga homeless. Hindi ko alam kung maganda ba yung kanilang hangarin. Pero, hindi kasi safe yun sa lahat ng nakatira dito. Kasi, di rin naman sila sure kung matinubas sila. No? So, yun nga. Gusto nilang paalisin pero di nga nila mapaalis. So, one time, ganun na naman, merong kumakatok, nagising ako, nainis na naman ako. So, sinave ko yung video, dinownload ko yung video sa Ring, tapos sinave ko, tapos sinend ko dun sa manager. So, sabi niya, buti nagpakabit ka ng video, sabi niya. So, sabi niya, kung may mga video ka pang nasave na nakuha, baka ano, pwede daw isend ko sa kanya. Kasi papakita nga daw niya sa management. So, within that month na lumipat kami dito, may malaki ng moving truck sa harapan. Naglilipat na yung nasa taas na unit. Hindi ko alam kung kailangan lang ng management ng ebidensyang maipapakita dun sa tenant sa taas para umalis sila. Siguro todo deny sila. So, nung meron ng video, so hindi na sila makapag-deny. Tapos after few days, siguro mga after two days nung naglilipat yung nasa taas na tenant, ang daming pulis na nakapark dito sa harapan ng building. So mga apat na police car. Tapos ganun na naman yung ginawa ng pulis. Nagbang siya ng wall. Tapos lumabas kami. Tinanong ng asawa ko, is everything okay? Tapos sabi nung police, hindi daw pala kami nasa taas na unit. Pero gusto nga namin malaman kung safe ba kami. Basta sabi nila na hindi nga raw kami. Alam naman namin hindi kami. Kaya lang gusto namin malaman kung safe ba kami. After po lahat nung incident, naging okay na po, nakakatulog na po ng maayos at di na po ako natatakot. Baka po magtaka kayo na ang Canada ay mayamang bansa pero may mga homeless pa rin po sila. Hindi po talaga ako totally knowledgeable about homeless people, pero may one point din po na na-judge ko sila kasi may mga homeless people po na pag tiningnan nyo, magandang pangangatawan. Ang isip ko, bakit hindi sila magtrabaho? Pero hindi pala lahat ng nakikita mo no sa panlabas ay yun yung kanyang kalagayan, no? Na ibig sabihin maayos ang kanyang kalagayan. So, yung iba doon ay may mga mentally disability or disorder. So, yung iba dyan baka may PTSD. Kasi one time, meron din po kaming nakita homeless na siya ay veteran. Nag-serve siya sa country. Pero, pag nakita mo siya, wala siyang bahay, wala siyang pera, wala siyang pagkain, ang lilimos siya. So huwag natin sila basta-basta i-judge. Hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan nila. Tapos may mga narinig na rin ng storya na homeless people na gusto magtrabaho pero wala naman silang ma-provide na address and phone number na usually talaga nahihingiin sa'yo. Kasi kung wala ka naman ngayon, paano ka nila, hindi ka nila pagkakatiwalaan. Eh, homeless ka nga, hindi mo nga afford yun at kaya ka nga magtatrabaho para ma-afford mo yun. So, mahirap talaga rin yung kalagayan nila. Hindi naman po sa hinuhusgahan ko yung mga gustong pumasok na homeless dito. Alam ko gusto nilang mag-stay sa mga gabi na yun para mainitan sila kasi napakalamig nga po sa labas. Pero yung safety, yung security ng mga nakatira dito, mako-compromise.
Rules po yun. At alam ko po, ang government po, nagpo-provide sila ng service para sa mga homeless people. Nagbibigay sila pagkain, tsaka ng matutulugan during winter. Magandang bansa pa rin po ang Canada. Kasi kung ako po tatanungin, sarado isip ko dyan sa pagiging homeless. Kasi tayong mga Pilipino, grabe tayong magtrabaho sa ibang bansa. So bakit sila na taga dito, hindi nagtatrabaho? Eh, ang daming trabaho. Pero yun nga, marami silang pinagdaanan na hindi natin pwedeng husgahan. Napaka open-minded ng bansa na ito na talagang tumutulong sila sa mga mamamayan nilang kailangan ng tulong. Okay po, maraming salamat po sa pakikinig at panonood ng video namin nila Boy Boy. Hanggang sa susunod po. Salamat!